Aba Magdalene Dumanguit, isang maganda at magaling na architect. Ang mga kliyente na may unique at kakaibang style at design hanap ay sa kanya lumalapit upang magpakonsulta at gawing posible ang imposible. Lubos siyang inaangaan sa larangan nito at minsan ang binansagan na may golden touch. Nagagawa nito ng paraan ang kakaunting budget ng kliyente, ngunit dekalidad at nasusunod pa rin ang lahat ng demand nito. Kinagigiliwan rin ang nakagawa na nitong pagpapakita ng step-by-step written explanation at pati na rin ang liquidation of materials na ginagamit at budget. Dahil doon ay mas nakukuha niya ang atensyon, tiwala at puso ng mga tao. Miss Aba, may kliyente po tayo. May nagpadalo po ng email. Ipasa ko po sa iyo ha, para mabasa mo po. Anang ng babae na tumatayo yung sekretarya niya. Dahil sa lumalagong business niya, ay nagtayo na siya ng sarili niyang opisina. Kumuha na rin siya ng mga tauhan na sasagot sa mga tawag at tanong ng mga tao. Nakipag-deal at partnership na rin siya sa dalawa sa mga mabibigat na construction company at furniture shop para sa mga gamit na gagamitin niya sa pagpapaganda at pagpapaayos ng mga bahay ng mga kliyente. Sa ganoong paraan, ay hindi na siya nahihirapan pa na kumilos. Binuksan niya ang pinasang email ni Bea upang basahin ang nilalaman nito. Simula pa lamang ng liham, ay napakunot na ang kanyang noo. Hanggang sa matapos niya yon ay hindi nawala ang gatla sa noo niya. Mula yon sa nag-iisang tagapagmana ng pamilya Anderson na si Gabriel, na talaga namang nakasulat pa na title sa ilalim ng pangalan nito sa huli ng liham. Hindi pa man niya nakikita ang binata, ay alam na niya kaagad na mayabang ito at mataas ang tingin sa sarili. Sa bawat pangungusap na nilahad nito, ay hindi mawawalan ng papuri para sa sender. Mas marami pa nga ang pag-iyabang kaysa sa paliwanag patungkol sa bahay na ipapagawa nito. Reject? Saad niya? Tumango naman sa kanya si Bea bilang tugon. Ang pinakaayaw niya sa mga kliyente ay yung marami pang sinasabi at inuuna ang yabang. Gusto niya kung business lang ay business lang talaga, hindi yung marami pang kuda. Lumapit sila para ipaayos ang bahay nila, hindi para ipagmayabang kung ano ang kaya at meron sila. Alas tres na ng hapon nang magpasya siyang umuwi. Gamit ang kanyang kulay silver na mamahaling sasakyan, ay binibay niya ang kahabaan ng lungsod. Sa dami siguro ng tao ay siya lamang ang nag-enjoy at hindi nagagalit sa traffic. Ginagamit niya kasi ang oras na yon upang makapagmasid sa paligid at makaisip ng mga bagong disenyo na maaaring niyang pagyamanin pa. Kaya naman baliwala sa kanya ang tagal na dulot ng bolbol ng mga sasakyan. Sa edad na 26 anyos, ay nakapundar na siya ng mga bagay na pinapangarap niya lamang noon. May sarili na siyang bahay, kotse, at pati na rin negosyo, at natulungan na rin niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Katulad lamang rin siya ng karamihan noon, na isang kahit at isang tuka. Nagpa-part-time job habang pumapasok sa eskwela at nakikipag-unahan sa scholarships. Kailangan lamang ng tiyaga at pagsisikap para umangat at umasenso sa buhay. Pagdating niya sa kanyang bahay, ay kaagad siyang naligo at nagbihis, saka siya kumuha ng pagkain. Naupo siya sa sopa at nanood ng movie. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pinapanood, nang maabala siya dahil sa sunod-sunod na pagdodorbel. Inis naman siyang tumayo at nagpunta sa may gate upang tingnan kung sino ang visit na iyon. Tumambad naman sa kanya ang isang gwapong binata na parang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa pagkasimangot nito. Good afternoon, anong kailangan nila? Tanong niya. Huminto ang lalaki sa pagiging aburido at kakapindot ng doorbell. Tinignan siya nito mula ulo hanggang sa paa na para bang hinuhusgahan na nito ang buo niyang pagkatao. Tumikim naman siya upang makuha niya ang atensyon nito, saka siya pilit na umiti at inulit muli ang katanungan niya kanina. I emailed you a few hours ago and I just received a rejected email as your response. I am Gabriel Anderson, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Anderson. How dare you? Para hindi yan ako. Bulalas ng binata.
hindi naman siya nagulat sa kanyang narinig. As that forma pa lamang nito ay nagsusumigaw na ang karangian mula sa suot na branded na damit, sapatos, alahas, at maging ang dala nitong kotse ay walang-wala sa kakampot na salapi at yaman na meron siya. Dahil doon, ay napatunayan niya na talagang mayaman at matapobre nga ito kagaya ng unang hula niya noong nabasa niya ang liham nito. Una sa lahat, wala akong nabasa na kahit anong demand na gusto mong gawin para sa ancestral house niyo. Wala kang nilagay na presyo, ideya mo para sa design na gusto mong mangyari. At higit sa lahat, walang kakwenta-kwenta ang sinunod mong email sa akin. That's why I rejected it. Honest niya, para namang apoy na nagpungo sa galit ang binata. Dahil sa mga tinuran niyang iyon, baliwala naman sa kanya ang matatalas nitong tingin na nagpapadagdag lamang ng pagkadismaya niya rito. Napahinga na lamang siya ng malalim, sakak mang tatalikod na nang pindutin muli ng binata ang doorbell ng paulit-ulit. Napailing na lamang siya sa kanya ito tinignan. I want semi-complete constructive ideas or plan na gusto mong gawin para sa bahay. Hindi ako tumatanggap ng kliyente na walang ibang ginawa kung hindi ang ipagmalaki ang kayamanan na meron sila. Paano ko magagawa ang bahay kung wala akong planong hawak? Hindi ako basta architect lang nagagawa ng base sa gusto ko. Gusto ko na ang nasusunod ay yung gusto ng kliyente ko. Kung meron ka ng plano para sa bahay, saka ka bumalik at baka sakaling pakinggan pa kita. Mahaba niyang litanya. Tinalikuran na niya ang binata at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Narinig pa niya na nagbanta at sumigaw pa ang binata. Ngunit wala na siyang pakialam pa rito. Pinatay niya ang switch na nakakonekta sa doorbell at muli siyang bumalik sa sopa upang manood ng pelikula. Kinabukasan ay 10:00 na siya ng umaga pumasok sa opisina. Natapos naman na niyang lahat ng project nila. Kaya naman wala na siyang masyadong iisipin pa. Pero ang lahat ng iyon ay akala lamang pala niya. Nasira ang magandang tulog at umaga niya. Nang makita ang lalaking mayabang na prenteng nakaupo sa pang-isaang sopa, katapat ng kanyang desk. Pasensya na po, Miss Aba ha. Nagpumilit po kasi siya na pumasok. Idedemanda niya na upo tayo kapag hindi ko siya tinanggap. Anas ni Bea na sumalubong sa kanya. Tumango na lamang siya sa dalaga. Saka siya dumiretso sa kanyang desk at naupo sa swivel chair. Tinignan niya ang lalaki na nakatitig na rin sa kanya habang may nakapintang nakakainis ng ngiti sa mga labi nito. Nilabas pa nito ang isang folder at pabagsak na pinatong sa lamesa niya. Taas kilay naman niya itong tinignan, saka siya sumandal sa upuan at naghalokip-kip ng kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hindi niya kinuha ang ibinigay nito at hindi rin siya nagsalita. Kung patigasan lang rin pala ang labanan, ay mas matigas siya rito. Nagtitigan sila ng binata, parehong ayaw magpatalo sa kanilang mga pride. Pero dahil maikli lamang ang pasensya ng lalaki, ay ito na ang unang bumigay. Tumikim ito sa kamalalim na huminga. Nandiyan sa folder ang lahat ng detalye patungkol sa ancestral house. Hindi ko gusto na mabago ang disenyo ng bahay ha. Ang gusto ng lolo ko ay maging buhay muli ang bahay. Makumpuni ang lahat ng nasira. Kung may papalitan, dapat kapareho rin noon ang ipapalit. Hanggat maaari ay ayaw naming mabago ang itsura at ang mga bagay sa loob ng bahay. Ani nito. Lihim naman na napangiti si Apa. Sa kanya kinuha ang folder na ibinigay nito. Binuksan niya ito at tinignan ang mga papeles na naroon. Napapatango naman siya habang sinusuri ang floor plan ng buong ancestral house. May dalawang palapag iyon at malawak na front and backyard. Makaluma ang disenyo ng lahat sa Gothic design na sikat noong mga nakalipas na taon. Mukhang mahirap ang pagbibigay muli ng buhay sa bahay. Ngunit kabaliktara noon ang nararamdaman niya. Hindi na siya makapaghintay na makapagsimula. Mahirap ang muling pagsasaayos ng bahay. Pero makakasigurado ba ako? Napopondohan mo ang lahat para maibigay namin ang gusto niyong mangyari? Huwag kang mag-alala. I'll give you the written step-by-step plan and procedures as well as the liquidations of materials and money. Para sure kang hindi ko binubulsa ang pera mo. Anas niya. Tumango naman ang binata at sinabing hindi problema ang pera. Sasagutin daw nito ang lahat ng gastos. Basta raw gagawin niya ang kanyang mga kaya para mabuhay muli ang bahay na pamana nito.
Nangako naman siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Magsisimula na rin siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagpirmahan sila ng kontrata upang may legal na namamagitan sa usapan nilang dalawa. Umalis na rin ang binata matapos iyon. Saka siya kumilos upang kontakin ang mga pagkukuhanan niya ng mga materyales at pati na rin ng iba pa. Kinaumagahan ay nagpunta siya kasama ang kanyang team sa ancestral house ng mga Anderson. Malayo ang naging biyahe nila dahil nasa tago at liblib na lugar ito sa isang probinsya sa Batangas. Kailangan nilang huminto sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay upang kumain at magpahinga. Matapos naman ang halos 3 oras na biyahe, ay nakarating na nga rin sila sa wakas. Muntikan pa nga silang maligaw dahil sa dami ng pasikot-sikot sa lugar. Mabuti na lamang at kilala roon ang pamilya Anderson, kaya naman maayos silang nakarating sa kanilang destinasyon. Bagamat puno ng mga matataas na damo, lumot, mga ligaw na halaman at yung mga dahon ay hindi pa rin nila maiwasan na hindi humanga sa lumang bahay para itong palasyo dahil sa gothic design nito na sa mga pelikula, libro at imagination lamang makikita. Pakaramdam ni Aba ay nag-time travel siya sa unang panahon dahil sa ganda ng bahay na ito. Tatawag na ako ng maglilinis. Mukhang magagastos na talaga sila rito. Anang ng lalaki na kasama niya. Tumango naman siya bilang tugon. Sa paglilinis pa lamang, ay talagang malaki na ang magagastos na pera. Malawak ang harapan at likuran ng bahay. Idagdag pa ang paglilinis ng buong bahay, bakod at pati na rin ang gate na puno ng lumot, damo at gumagapang ng mga halaman. Pero dahil hindi raw problema ang pera, ay wala silang dapat na ipag-alala. Pumasok sila sa loob ng bakuran. At dahil hindi nila maibukas ng maayos ang gate, ay hindi nila naipasok ang sasakyan sa loob. Dumiretso sila sa bahay at gamit ang susi na ibinigay ni Gabriel, ay pumasok na sila sa loob. Kaagad namang hinanap at binuhay ni Dave, isa sa mga kasama niya ang fuse ng kuryente, upang hindi sila mga passed lane. Tumambad naman sa kanila ang maganda at fully furnished na interior design ng bahay. Lahat ay yari sa mamahali ng mga kahoy. Mula sa kisame hanggang sa safe at sa mga kagamitan. Para tayo nag-time travel, no? Ang ganda! Saad ni Dave. Sumang-ayo naman sila ni Bea sa kasabay na napatango. Nagsimula na rin silang libuti ng buong bahay hanggang sa 2 palapag at maging ang atik at beranda nito sa taas. Habang nililibot nila ang buong bahay, ay abala rin siya sa pag-iisip ng plano para dito. Habang sinusulat naman ni Bea ang mga parte ng bahay at mga kagamitan na kailangang ayusin. Pagkatapos ay bumalik na sila sa ibaba upang magpahinga at mag-usap. Eksakto naman na dumating na ang kinuha nilang cleaning team na kaagad naman ay inisikaso ni Dave na siyang namumuno sa paglilinis. Nasa kalagitnaan naman si Aba at Bea sa kanilang diskusyon nang biglang may bumusina mula sa labas. Napakunot naman ang noo niya sa pagtataka dahil wala pa naman silang pinapapunta na iba. Kaya naman tumayo siya sa kanyang pagkakaupo at lumabas upang tignan kung sino ang dumating. Napasimangot na lamang siya nang tumambad sa kanya ang magarang sasakyan at ang binata na parang lumabas sa magazine ng Forma habang nakasandal sa branded nitong kotse. "Bakit ka nandito? Hindi bagay sa maruming trabaho ang kagaya mo?" Anas niya. Napatawa naman ito sa kanya. "Masama bang bisitahin ang pag-aari ko? Tinitignan ko lang kung maayos ba ang trabaho nyo." Napahawak naman siya sa kanyang mga bewang, saka tinitigan ng masama ang binata. Nag-init bigla ang dugo niya dahil sa matabil na dila at kayabangan ng lalaki. "Kung wala kang tiwala, pwede ka naman sa iba na lamang magpagawa o ikaw na lamang mismo ang gumawa." Anas niya. Napatawa naman ang lalaki na parabang nang aasar pa ito. At dahil wala siya sa mood para makipagbiruan, ay tinawag niya si Bea at Dave. Pagkatapos ay sinabi niya na itigil na nila ang trabaho at uuwi na sila. Napanganga naman si Gabriel dahil sa tinuran niya at maging ang dalawang kasama niya ay naguluhan na rin. Hindi naman niya pinansin ang mga ito at naglakad na lamang papasok ng bahay upang kuwanin ang mga gamit niya. Pagkatapos ay sinarado na niya ang pintuan nito. Saka hinagis ang susi sa kinaroroonan ng binata.
tinawag niya ang dalawa niyang kasama upang pasakayin ang mga iyon sa sasakyan. Sinabihan naman niya ang cleaning team na tawagan na lamang siya ng mga ito kapag natapos na nila ang trabaho nila. Pagkatapos ay sumakay na siya ng kotse saka mabilis na pinarurot iyon papalis. Sa biyahe ay nagtanong sina Bea at Dave kung ano ang nangyari at doon naman niya sinabi ang lahat. Hindi talaga niya gusto ang makisama sa mga taong ubod ng yabang at sindaas ng langit ang tingin sa sarili. Marami pa naman siyang makukuha na project. Kaya naman hindi kawalan para sa kanya ang ancestral house. Sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa dahil kahit tumaliwa sila ay siya pa rin naman ang masusunod dahil siya ang boss. Hindi sila sa opisina dumiretso kung hindi sa isang maliit na kainan. Dahil sa nasira na ni Gabriel ang kanyang mood ay wala na siyang gana upang magtrabaho pa. Gusto na lamang niyang magwalwal kaya naman umorder sila ng beer at pulutan kahit patirik na tirik ang araw. Suki naman na sila doon kaya naman sanay na sa kanila ang may-ari ng kainan. Iba talaga ang ugali ng mga kabataang laki sa layaw at yaman, no? Anas na Dave. Tumango naman si Bea. Hindi kasi nila naranasan na maghirap. Si Gabriel Anderson ang naging topic nila hanggang sa makaubos sila ng isang case ng beer at 26 na order ng barbecue at chicken inihaw. Ang tindera na mismo ang umawat sa kanila dahil may tama na sila ng alak. Isa-isa na rin silang umuwi hanggang sa mag-isa na lamang si Aba na matira doon. Hindi naman na siya nagiinom. Nakaupo na lamang siya roon habang nakatulala sa telebisyon na nakasabit sa may pader. Maya-maya ay binigyan na siya ng mainit na kape ng may-ari upang siya ay mahimasmasan. Sino naman ang mag-aakala na ang sikat na architect ay dito ko makikita sa isang kainan, lasing at nag-iisa? Anang ng boses ng lalaki. Napakunot ang noo niya nang may matandang lalaki na umupo sa katapat niya na silya. Simple lamang ito na malamit, ngunit yayamanin ang aura at dating nito. Naglabas ito ng maliit na card at ibinigay sa kanya. Kinuha naman niya yon upang tignan at basahin ang nakasulat doon. Isang logo lamang at numero lang ng matanda ang nakalagay doon na ipinagtaka naman niya. May proyekto akong ialok sa iyo, iha. Kung may oras ka, ay maaari mo akong puntahan sa aking opisina bukas. Ani nito. Tumango naman siya bilang tugon. Pagkatapos ay tumayo na muli ang lalaki at ito ay umalis na. Naiwan naman siyang muli doon na mag-isa at nagtataka. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo saka siya tumayo at lumabas ng kainan. Dumiretso siya sa kanyang kotse at sandaling nagpahinga muna upang makapagmaneho siya ng maayos. Akala ni Aba ay nananaginip lamang siya nang magising siya kinabukasan. Pero nang makita niya ang business card na nakapatong sa may lamesa niya, ay natauhan siya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo upang maligo at magbihis. Inayos rin niya ang kanyang sarili sa kanya kinuha ang kanyang leather bag at sumakay na sa kotse. Nagpunta siya sa AND Corporation base sa logo na nakalagay sa business card na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Hindi naman niya maiwasan na umanga dahil sa laki, taas at ganda ng building na may 27 palapag. Sa pinakamataas noon ay nakapaskil ang 3D letterings ng AND. Pagkagarahin niya ng kanyang sasakyan ay pumasok na nga siya sa loob ng gusali. Dumiretso siya sa reception desk upang magtanong sana, ngunit pinatuloy na kaagad siya ng mga ito nang sinabi niya ang kanyang pangalan. Sinamahan siya ng isang babae papunta sa 23rd floor saka sila tumuloy sa isang silid. Tumambad naman sa kanya ang matandang lalaki na prenteng nakaupo sa swivel chair nito. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita niya ang nameplate na nakasulat sa may desk nito. Magandang umaga po. Pasensya na po kayo sa pagtatagpo natin kahapon, ha? Aniya. Pinaupo siya ng matanda sa upuan na nasa harapan ng desk nito. Pagkatapos, ay inikot nito paharap sa kanya ang laptop nito upang ipakita sa kanya ang litrato ng isang bakanting lote. Gusto raw ng matanda na magkaroon ng rest house o bahay bakasyunan. Malapit iyon sa dagat na gagawa na rin daw ng daan, port at pahingahan. Binigyan na rin siya nito ng budget na ikinagulat naman niya.
sa kanyang pagtatrabaho ay ina ang pinakamalaking pera na nahawakan niya. Magtatanong pa sana siya patungkol sa demand nito nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang lalaking kinakainisan niya. Nagulat pa ito nang makita siya at mabilis na nag-iwas ng tingin. Dumiretso ito palapit sa kanila, sa kanito binati ang matandang lalaki. Napahinga naman siya ng malalim nang malaman niya na lolo pala nito ang matanda. Kamusta ang pinapagawa ko sa iyo, Gabriel? Simpleng pagpapaayos lamang yun ng ancestral house na pinamana ko sa iyo. Hindi mo pa rin magawa? Tanong ng matanda. Nalaman niya na sinusubukan pala ng matanda ang apo nito. Alam nito ang lahat ng kalokohan ng binata kaya naman sinabi nito kung hindi ito magbabago at may papagawa ang ancestral house ng mag-isa, ay tatanggalan nito ang apo ng karapatan sa kumpanya at sa ilang mga mana at mga ari-arian ng pamilya. Napapahiya naman na nag-iwas ng tingin at napayoko si Gabriel. Napahinga naman si Aba ng malalim. Sinabi niya na lumapit sa kanyang binata, ngunit dahil sa marami siyang tanggap na trabaho, ay hindi niya natanggap iyon. Naiinis siya dito ngunit hindi naman siya ganoon kawalang puso upang dagdagan pa ang kahiyan nito. Pero umiling sa kanya ang matanda na parabang hindi ito naniniwala sa kanya, hanggang sa nilapag nito ang ilang mga litrato sa lamesa. Nagulat naman siya nang makita niya ang sarili doon, kasama si Nabea at Dave. Base sa postura ng kuwang larawan, ay sigurado siya nakuha iyon sa ancestral house noong nag-away sila ng binata. Hindi rin tuloy niya maiwasan na mapayuko dahil sa sobrang kahiyan. Alam ko ang lahat ng ginagawa ng apo ko. Sa kagustuhan ko na mapubuti ang lagay ni Gabriel, ay pinasundan ko siya sa isa sa mga tauhan ko. At dahil sa abala na ginawa nito kahapon sa iyo, Miss Dumanguit, ay may hilingin akong isang bagay na tiyak kong makakabuti sa kanya. Sad ng chairman. Nakinig naman siya sa matandang lalaki habang pinapaliwanag nito ang kondisyon na gusto nito. Tatanggalan daw niya ng pera at pansamantalang karapatan si Gabriel bilang parusa sa lahat ng ginawa nito. Simula sa araw na yon, ay magiging ordinaryong tao na lamang ito. Walang pera, mamahaling mga gamit, sasakyan, at malaking bahay. Napanganga naman si Aba nang sabihin na nito kung ano ang ipapakiusap nito sa kanya. Gusto nito na magtrabaho ang binata sa ilalim niya, sumahod na kagaya ng iba, at matutong kumahit sa sarili nitong pera. Ang sitwasyon nilang iyon ay tatagal lamang hanggang sa matapos nilang gawin ang ancestral house at ang rest house na pinapagawa ng matanda. Sa oras na magawa na ang mga bahay, ay tapos na rin ang deal, kahit pa meron na wala pa rin daw progress ang binata. Kapalit ng lahat ng abala na iyon, ay tutulungan raw siya ng chairman na mas makilala pa. Kukuhanin siya nito bilang isang personal architect ng AND Corporation. Ipopromote rin siya nito sa madla at may makukuha rin siyang malaking halaga. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang isasagot, kaya naman binigyan siya ng matanda ng ilang araw upang makapag-isip. Magkasabay na lumabas sila ng opisina. Hindi malaman ni Aba kung matutuwa ba siya o hindi sa project na inaalok sa kanya ng matanda. Gusto niyang kuhanin yon dahil isang malaking oportunidad yon sa kanila. Pero ayaw naman niyang makasama ang binata. Hindi na tuloy niya nabilang kung ilang beses na siyang napabuntong hininga. Habang papalabas siya ng gusali, natauhan lamang siya ng humarang ang lalaki sa dadaanan niya. Anong problema mo? Aniya. Napakamot naman ang lalaki sa batok nito habang nakayuko at nag-iwas ng tingin. Salamat ah. Alam kong sinubukan mo akong pagtakpan kanina. Pasensya na rin, sinasta ko kahapon ah. Hindi ko dapat ginawa yun. Mali talaga ako. Patawad. Mukha namang totoo ang tinura nito. Kaya naman tumango na lamang siya bilang tugon dito. Pagkatapos, ay iniyaan na lamang siya nitong makadaan. Saka siya dumiretso sa parking lot at sumakay sa kotse. Dumiretso siya sa kanyang opisina upang ipaalam rin sa kanyang dalawang kasama ang nangyari. Kailangan niya rin ng ibang opinyon patungkol doon dahil naguguluhan na rin siya. Makalipas ang isang araw, habang gumagawa siya ng kanyang almusal sa kanyang tahanan, ay nabala ang payapa niyang araw nang bigla na lamang may nag-doorbell. Pinatay niya ang stove at mabilis na nagpunta sa may pintuan upang tignan kung sino ang bisita. Napaarko naman ang kanyang kilay
nang makita ang binata na nakatayo sa labas ng gate. Wala itong dalang mamahalin sa sasakyan, pagkos ay may naghihintay na tricycle sa may likuran nito. Pasensya ka na sa abala, maaari ba kitang makausap? Kung maaari rin sana ay utang muna ako sa iyo ng pambayad sa tricycle. Nahihiya ang ani nito. Napahinga siya ng malalim. Sa kanya binayaran ng manong na masama ang ilat siya ng mukha sa kakayintay. Pagkatapos ay hinayaan niya na lamang na sumunod sa kanya ang binata papasok ng bahay niya. Pinaupo rin niya ito sa pagkainan at binigyan ng niluto niyang pagkain. Sabay naman silang kumain na dalawa. Nang matapos sila ay pinanood lamang ni Gabriel na maglinis ng kanilang pinagkainan ng dalaga. Wala siyang alam na gawaing bahay kaya naman tumatahimik na lamang siya sa isang tabi. Sa salas naman sila dumiretso matapos maglinis ni Aba ng kusina. Naupo sila sa couch habang iniintay niyang magsalita ang binata. Halata sa mga kilos nito ang hiya at ang pagdadalawang isip. Kaya naman upang matapos na ang awkward moment nila, ay siya na mismo ang nagtanong kung ano ang kailangan nito. Nakapag-isip ka na ba patungkol sa sinabi ni Lolo? Alam kong malaking abala yun sa'yo pero kasi wala akong ibang alam na trabaho eh. Simula noong isang araw ay pinagkakasya ko na lamang yung natitirang pera ko sa wallet. Honest nito. Pinagmasdan naman niya ang binata at halata nga rito na naghihirap na ito. Tunay na malaki ang may tutulong ng chairman sa kanya at sa business niya kapag tinanggap niya ang nilatag na project nito. Naaawa rin siya kay Gabriel dahil sa kasalukuyang kalagayan nito. Napabugas siya ng malalim na hininga. Sabay tango habang iniisip na sana ay huwag niya itong pagsisiyan sa uli. Noong araw din na iyon ay magkasama silang bumalik sa A&D Corporation upang kausapin ng chairman. Madali naman silang nakapasok sa loob dahil nakalista na siya sa VIP list ng kumpanya. Kaagad silang nagpunta sa opisina ng matanda at nadatna naman nila ito na nakaupo sa Schwalfield chair habang nagbabasa ng isa sa mga folder na nakapatas test nito. Tumikil naman ito nang pumasok sila sa kaminustra na maupo sa mga upuan na katapat ng desk nito. Sa totoo lang po, ay malaking abala po talaga ang pinapakiusap niyo sa akin. Isa pa po ay para kaming aso at pusa ng apo niyo. Pero bilang negosyante at boss ng isang maliit na architecture team, ay hindi po namin mapapalampas ang oportunidad na iyon. Anas niya. Isang napakalaking ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ng matanda nang marinig nito ang tinuran niya. Naglabas naman ito ng papeles na nilatag nito sa harapan nilang dalawa. Isa iyong kontrata na nagsasabi na kapag umatras ni isa man sa kanila sa kalagitnaan ng deal ay magmumulta sila ng kalahati ng pera na ipinondo ng chairman sa proyekto. Wala ring matatanggap naman ang binata at hindi na nito tutulungan si Aba. Nag-aalangan man siya ay wala na siyang magagawa pa. Kinuha niya ang ballpen at buong tapang na pinormahan ng mga papeles. Ganoon rin naman ang binata. Bagsak ang mga balikat ni Aba na pumasok sa kanyang opisina kasama ang binata na tahimik lamang na nakasunod sa kanya. Nagulat na nga lang ang dalawa niyang tauhan nang makita si Gabriel. Ngunit wala namang binitawang komento ang mga ito. Inutusan naman niya si Bea na asikasuhin ang binata at ituro dito ang lahat ng pasikot-sikot sa trabaho nila. Pagkatapos ay naupo siya sa kanyang swivel chair upang muling pag-aralan ang ancestral house at maging ang rest house na rin. Madali naman na natuto ang binata. Nakikisama rin ito sa kanila at sumusunod din sa mga sinasabi nila. Kinabukasan ay bumalik na sila sa ancestral house upang ipagpatuloy ang naudlot na gawain nila roon. Malinis na ang mga paligid dahil natapos na ng cleaning team ang kanilang gawain. Sa attic naman ay nagpunta si Aba dahil iyon ang masensitibo sa lahat. Dahil lumang study room iyon na puno ng mga antikong mga bagay. Sumunod naman sa kanya si Gabriel na tahimik lamang na nakamasid at naghihintay ng sasabihin niya. Nakapunta ka na ba dito sa mga magulang mo? Tanong niya. Napaisip naman ang binata sabay tango. Naalala ko noon na naglalaro pa ako sa garden sa likod kasama si ma'am. Pero noong namatay sila ni dad dahil sa plane crash, hindi na ako nakapunta pang muli rito. Nawala sa isip niya ang patungkol sa garden sa likod na tinubuan na ng mga ligaw na halaman at mataas na mga damo. Pagkatapos niyang asikasuhin ng attic ay iyon naman ang isinunod niya.
Tahimik lang silang dalawa roon habang ginagawa ang maingat na paglilinis ng mga gamit at pagpapalit ng mga bombilya. Tumawag na rin siya sa construction company upang magpa-deliver ng mga dekalidad at mamahaling kahoy pampalit sa ibang mga nagiba ng mga pader at sahig. Nagpatulong na rin siya sa mga antique enthusiast na may hawak ng furniture store na bibilhan nila ng mga ipapalit na ng mga sira ng kagamitan. Paborito ng grand-great father ko si ma'am. Paborito naman ni lolo si dad. Naalala ko noon na hindi talaga sila nagkakasundo na dalawa. Nakakatuwa. Ani ng pinata habang nilalagay ng maayos ang dalawang feature frames sa ibabaw ng cabinet na malapit sa may desk. Hindi naman na nila namalayan pa ang oras dahil naaaliw na rin si Aba sa pakikinig sa mga kwento ng pinata patungkol sa kabataan nito. Napaisip tuloy siya na hindi naman pala ito gaanong kasama. Sadyang nabulag lamang ito ng salapit katayuan sa buhay, kaya ito yumabang ng gusto. Hanggang sa tawagin na nila si Dave para kumain ng tanghalian sa ibaba. Doon ay napagdesisyonan naman nila na hatiin ang trabaho. Sina Dave at Bea ang bahala sa ancestral house, habang siya at ang binata ay sa rest house. Madali naman na ang gagawin sa lumang bahay dahil naipaliwanag na niya sa mga ito ang gagawin. Samantalang sa rest house naman ay wala pang nasisimulan na kahit na ano. Mukhang ayaw mo talaga sa akin ha. Minamadali mo na kasing matapos ka agad. Pabirong saad ni Gabriel. Bagamat pabiro ang way nito ng pagbibitaw ng mga salita, ay alam niya na totoo ang mga yon. Hindi naman niya yun masagot dahil may parte rin para sa kanya na yun pa rin ang iniisip. Ayaw niya na mas matapakan pa ang lalaki kaya naman minabuti na lamang niya na manhimik. Ginawa nga nila ang plano nila. Kinabukasan ay sa rest house na nagpunta si Naaba at Gabriel. Malayo-layo yun kaya naman halos 4 oras ang kanilang naging biyahe. Isang bakanting lote naman ang tumambad sa kanila nang makarating sila doon. Wala na atang mapaglagyan ng pera si Lolo. Puro pagpapagawa na lamang ng bahay. Eh dalawa lang naman kami. Komento ng binata. Natawa naman siya sa tinuran nito. Nilabas naman niya ang kanyang sketchpad at nagsimula ng mag-drawing habang iniikot ang buong lote. Nakasunod naman sa kanya ang binata na nakikinig lamang sa kanyang mga suwestiyon. Paminsan-minsan rin naman itong nagbibigay ng komento na maayos rin naman niyang tinatanggap. Nagpunta rin sila sa may ibaba upang tignan ang dalampasigan na kasama rin sa proyekto. Maganda ang lugar at perpekto iyon para sa bahay bakasyonan dahil tunay na nakaka-relax ang ganda at tunog ng mga alon sa dagat. Napakasiriwari ng malamig na hangin at malinis din ang tubig doon. Dahilan upang makita ang maliliit na isda sa ilalim. Napakalayo nito para mag-uwian tayo araw-araw. Mas mabuti kung rumenta na lamang tayo ng camper van o pansamantalang bahay upahan dyan sa bayan, ani ni Gabriel. Napaisip naman si Aba. Tama naman ang sinabi ng binata at wala silang magagawa kung araw-araw silang magbabiyahe. Dahil goal na sa oras, pinakakalaban din nila ay ang pagod at puyat. Dahil para tumugma sila sa tamang oras ng pagtatrabaho sa site, ay kailangan nilang umalis ng maaga upang bumiyahe. Kaya naman sumang-ayon siya rito. At kagad rin silang nagpunta sa sikat at dekalidad na camper van rental. Nang sa gayon ay makapag-inquire. Mahal ang mga camper van na may bunk beds, mini kitchen at CR. Pero dahil worth it naman yon, dahil sa ganda at kalidad, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na rumenta. Umuwi naman muna sila sa kanilang mga bahay upang maghanda at mag-impake ng mga gamit. Namili na rin si Aba ng mga pagkain na maaari nilang istak ng matagal. Dila na naman na sa kanya ang camper van upang hindi na siya mahirapan pang magpapalit-palit ng sasakyan. Maaga namang pumunta si Gabriel kinabukasan upang tulungan siya na makakarga ng mga gamit sa camper van. Nang maayos na nila ang lahat, ay kaagad na rin silang umalis. Pagdating nila sa site, ay nadatnan na nila ang mga truck na nagdi-deliver ng mga buhangin, semento at pati na rin mga kahoy at maging iba pa. Maya-maya rin ay darating na ang mga manggagawa na kasama na rin sa deal na ginawa niya with a construction company na inorderan niya ng mga gamit. Pagkatapos niyang igarahe ang camper van sa may kilid
upang hindi ito makabalas sa mga manggagawa. Nang dumating naman na ang mga tao, ay kagad naman niyang nilatag sa mga ito ang kanyang nagawang floor plan. Mabilis naman na naunawaan niyo ng engineer at pati na rin ang foreman na nagbigay rin ng ibang komento na mas napaganda pa ang plano niya. Habang abala si Aba sa pag-aassist sa mga trabador, ay nagluluto naman si Gabriel ng kanilang tanghalian. Nagbukas lamang siya ng luncheon meat, saka yon prinito at nagsaing siya sa rice cooker ng bigas. May mga binili naman silang mga karne, pero hindi siya marunong magluto. Kaya naman yun na lamang ang ginawa niya at nagulat pa nga siya nang pumasok ang dalaga upang kumuha ng tubig. Handa na ang pagkain. Kumain na muna tayo. Prito lang ang alam ko kaya naman ito lamang ang nakayanan kong lutuin. Aniya, napatawa naman ang dalaga sa kay tumango. Matutuwa ang lolo mo kapag nalaman niyang marunong ka ng magluto. Prito nga lang. Napakamot naman siya sa kanyang batok. Saka sila naupo ng dalaga sa maliit nilang kapagkainan. Sabay silang kumain na dalawa ng tahimik. At siya na rin ang nagpresenta na maglinis ng kanilang pinagkainan dahil alam niya na marami pang gagawin ng dalaga. Nanood naman siya sa internet ng mga videos patungkol sa pang-araw-araw na gawaing bahay. Kaya naman tiwala na siya na magagawa niya yon ng maayos. Sa loob ng halos 3 araw na pagtulog niya sa paupahang bahay ng kanyang kaibigan, wala yung aircon at walang tagasilbi. At wala ring pera, ay naiintindihan na niya ang kahalagahan ng pagsisikap. Sa pag-iisa niyang iyon, ay unti-unti niyang naalala ang mga pili ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Nagsisisi siya at nangako na ayusin na ang kanyang buhay. Doon din niya napansin ang dalaga at ang natural nitong kagandahan. Noong simula ay gusto lamang niyang gawin ang deal ng lolo niya para maibalik sa kanya ang kanyang pera at mana. Pero habang nagkakasama silang dalawa, ay mas napapansin niya ito. Hindi niya maiwasan na mahulog sa dalaga. Dahil sa legal at under ng kumpanya ang mga manggagawa, ay mabilis na kumilos ang mga ito. Kung sa iba ay sinasadya talagang patagalin ang proyekto para mas maraming makuha pa silang pera, sa mga ito naman ay baliktad. Kapag malinis na at natapos na ang proyekto, ay mas may makukuha pa silang malaking bayad. Kaya naman sinigurado talaga ni Aba na makukuha niya ang partnership ng business niya sa construction company na yon. Ganon palagi ang sitwasyon nilang dalawa. Abala si Aba sa pagpagawa ng rest house, samantalang tagaluto at tagalinis naman si Gabriel. Habang tumatagal din, ay natututo na itong magluto ng ibang putahe bukod sa prito. Nagkakatuwaan sila minsan dahil sa mga trial and error nito sa kusina. At nakakapag-usap rin naman sila ng seryoso patungkol sa trabaho. Habang lumilipas ang araw ay nagkakalapit at nakikilala nila ang isa't isa. Mahirap pala talagang maging mayaman ano? Ang dami niyong personalidad. Kailangan ay perpekto lagi para sa reputasyon niyo. Ani ni Aba. Napatango naman si Gabriel. Bantay sarado kasi ng mga tao ang galaw namin. Pasado 7 na ng gabi noon. At pareho silang nakaupo sa may dalampasigan nang mapatayo sila dahil sa ingay ng mga sasakyan. Nagtataka silang naglakad pabalik sa may camper van, ngunit kapwa sila natigilan nang makasalubong nila ang mga pulis. 5 ang mga ito at puro mga naka-uniforme pa. Nabuwal si Aba nang lampasan siya ng mga ito at bagyang natulak upang lapitan si Gabriel. Napaupo tuloy siya sa lupa habang nagpupumimiglas na naman ang binata. At patakbong lumapit sa kanya upang tulungan siyang makatayo. Inaaresto ka namin, Mr. Gabriel. Kung ayaw mong may masaktan, sumama ka na lamang ng mapayapa sa amin. Anas ng isa sa mga pulis. Teka lang po. Ano po bang nangyari? May warrant arrest po ba kayo? Singit niya. Pero hindi siya pinansin ng mga ito. Bagkos ay lumapit sila kay Gabriel. At pwersahang hinawakan at pinusasan ito. Stay here, Aba. Ako na ang bahala dito. Call Lolo. Anang ng binata. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang panoori ng pagtangay kay Gabriel papunta sa sasakyan ng mga pulis. Naiwan naman siyang nakatulala at nakangaroon nang umalis na ang mga ito. Sandali siyang nanatiling nakatayo roon at natauhan lamang nang umihip ang malamig na hangin.
mabilis naman siyang tumakbo papasok sa camper van upang i-start ang engine para habulin ang mga pulis na tumangay sa binata. Tinawagan niya rin ang matandang lalaki, ngunit nakailang miss call na siya ay wala pa rin sumasagot. Hindi na niya nakita pa ang sasakyan ng mga ito nang makaharurot siya sa kalsada. Hindi rin niya alam kung saan sila dadali ng binata, pero susubukan niyang puntahan ang lahat ng istasyon ng mga pulis nakalapit lamang sa bayan hanggang sa mahanap niya ito. Bakit ba napakamalas ng taong yon? Ay naku, hindi pa sumasagot si Chairman Anderson. Naiinis na bulalas ni Aba habang minamaneobra ang manibela ng sasakyan. Nakakatatlong istasyon na siya ng mga pulis na pinuntahan, ngunit hindi pa rin niya nahanap ang binata. Nagtanong na rin siya sa mga iyon pero ayaw nila siyang bigyan ng impormasyon dahil labag daw yun sa batas. Kaya naman wala siyang ibang pinagpilian kung hindi ang isa-isahin na puntahan ng mga ito kahit napagod na siya at gusto na niyang matulog. Anim na istasyon na mula sa tatlong mga bayan, sa wakas ay nahanap na rin niya ang tamang lugar para siyang lasing na wala sa kanyang sarili at susuray-suray na lumapit sa may reception desk upang magtanong at makita ang binata. Pinayagan naman siya ng mga ito at sinamahan siya papunta sa selda na kinaroroonan ni Gabriel. Aba, why are you here? Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na mag-stay ka lamang doon? Si Lolo. Ano sabi niya? Tanong nito nang makalapit siya sa may rehas ng selda. Napaupo naman siya sa mahabang silya na naroon dahil ito sa sobrang pagod. Pagkatapos ay sinabi niya rito kung ano ang nangyari. Hindi naman sumasagot sa tawag ang lolo mo. Kinumpiska ng mga pulis ang lahat ng gamit ni Gabriel. Kaya naman hindi nito matawagan ang matanda. Basta na lamang rin siyang ipinasok sa kulungan kahit hindi pa sila dumadaan sa tamang usapan at pati na rin sa impormasyon. Nilapitan niya ang dalaga at akmang hawakan nito sa braso. Nang pareho silang matigilan at mapatayo, nang biglang may mga tao na dumating kasama ang ilang mga pulis. Isang babae na may katanda na, ngunit puno pa rin ng kolorete ang mukha. At lalaking parang may-ari ng thrift store dahil sa makulay nitong pananamit. Kasama ng mga ito ay isang dalaga na parang inosenteng teenager ang dating. Ikaw, panagatan mo ang anak namin. Kung hindi, kakasuhan ka namin ng child abuse at rape. Sigaw ng babae habang ninuduro si Gabriel. Anong klaseng lalaki ka ba? Bakla ka ba? Bakla lang ang tatakbo sa responsibilidad. Magpakalalaki ka nga. Sad naman ang lalaki. Napatras naman si Aba dahil nagsimula nang magwala ang dalawa. Kinakalampag na nila ang rehas ng selda. Habang nakapalibot at hinayaan lamang sila ng mga pulis, nagtataka naman siyang tumingin sa binata na ngayon ay nakasandal na sa pader at tila nagtataka rin sa nangyari. Ano bang sinasabi nyo? Anang nito, hinila ng babae ang dalaga na kasama nila at iniharap kay Gabriel. Ito ang anak namin, panagutan mo, sigaw nito. Napakunot naman ang kanyang noo habang nanonood sa drama na nangyayari mismo sa kanyang harapan. Bahagya naman na nagulat ang binata nang makita nito ang dalaga. Hindi niya may paliwanag pero parang may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Salome? Hindi, nagkakamali kayo. Wala akong anumang relasyon sa anak nyo. Hindi pa naman ako tanga para pumatol sa bata. Anas ni Gabriel. Napatango naman siya bilang pagsang-ayon sa tinuran nito. Base sa kilos, postura at aura ng dalaga, ay masasabi nga niya na bata pa ito. Mayabang nga ang binata ngunit sigurado siya na hindi ito makakagawa ng ganong klaseng kasalanan. Napapidlag naman siya nang biglang lumapit sa kanyang babae na ina ng dalaga habang dinuduro-duro pa siya. Ikaw ba ang kasinukuyang babae ng bastos na lalaki na ito? Kaya siguro ayaw niyang panagutan ng anak ko dahil nakahanap na siya ng babaeng haliparot na kagaya mo. Angil ng ginang. Napaarko ang kanyang kilay dahil sa sinabi nito. Napatikhim siya at napatuwid ng tayo. Hindi niya maaatim na insultuin siya ng ganoon. Gayun wala namang siyang ginagawang masama. Tinignan niya ng masama ang babae at taas noong nilabanan ang mga panghusga nito ng mga titi. Mawalang galang na po.
Hindi ko po boyfriend o anuman si Gabriel. Ako po ang may hawak ng project para sa rest house ni Chairman Anderson. Nalolo po ng binatang inaakusahan nyo. Nagkataon lamang po na magkasama kami sa site noong dinakip at kinaladkad siya ng mga pulis para ikulong ng walang maayos na warrant at usapan. Dahil doon, ako naman po ang magtatanong, legal po ba itong ginagawa nyo? Papunta na po si Chairman at maging ang abogado namin para sampahan kayo ng kaso. Mahaba at mataray niyang asik. Napatras naman ang ginang, ngunit nanatili pa rin maangas ang dating nito. Inirapan siya nito at muling dinaluhan ang anak na tahimik lamang na nakatayo sa tabi ng ama. Pagkatapos ay muli na naman silang nag-eskandalo at inakusuhan si Gabriel na bagay na hindi naman ito ginagawa. Sinasabi ng mga ito na minanipula raw ng binata si Salome upang mahulog dito at ibigay ang pagkababae nito. Ngayong buntis na raw ang anak nila, ay iiwanan at ayaw na daw na panagutan ni Gabriel. Walang magawa si Gabriel kung hindi ang tanggapin ang lahat ng ibinabatong mga salita ng mag-asawa. Kahit ano ang gawin niyang pagtangki, ay baliwala lamang sa mga ito. Napasandal na lamang siya sa pader, saka dumausos pababa sa sahig. Pilit niyang inaalala kung may nagawa nga ba siyang ganoon, pero kahit anong halukay niya sa kanyang isip at alaala, ay wala talaga siyang matandaan. Hindi nga rin niya nakakasama ang dalaga dahil nagtagpo lamang sila sa isang book cafe noong minsang mag-open ng bagong negosyo ang kaibigan niya. Madalas siya doon at nakikita nga niya sa Salome pero hindi naman sila nag-uusap. Kaya naman hindi niya alam kung paanong nangyayari na ang mga paratang na binabato ng mga ito sa kanya. Kaya nga hindi niya alam kung paano nangyayari ang mga paratang na ibinabato ng mga ito sa kanya. Hanggang sa dumako ang paningin niya kay Aba, natahimik lamang na nakatayo sa may likod. Nagtama ang kanilang mga paningin, ngunit mabilis rin itong nag-iwas sa kanya. Kinain naman siya ng kahiyan dahil niisip na niya na baka naniniwala na sa mga ito ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto na pag-aamok ng mag-anak, ay humupa rin ang gulo. Dinala na ng mga pulis ang mag-asawa at ang anak nito sa isang silid upang pakalmahin. Napahinga naman ang malalim si Aba sa kanya nilapitan sa rehas ang binata at napaupo sa mahabang upuan na naroon. Mabilis naman na lumapit din sa kanya si Gabriel na parang batang gumagapang papunta sa pwesto niya. Hindi ka naman naniniwala sa kanila, hindi ba? Tanong nito. Umiling naman siya. Mayabang ka at mataas ang tingin sa sarili. Pero naniniwala akong hindi mo gagawa ang sinasabi ko. Para namang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib si Gabriel nang marinig niya ang tugon ng dalaga. Pakiramdam kasi niya ay mawawala na siya ng pag-asa kapag pati si Aba ay naniwala na rin sa binibintang sa kanya. Malaking bagay yon para sa kanya, lalo na't hindi man lamang nagpapakita ang lolo niya kahit patiyak niyang alam na nito ang nangyari. Matapos ang halos isa at kalahating oras, ay may dumating na lalaki. Nakasuot ito ng tuxedo na itim. May dala yung leather bag at papel na maayos na nakatupi. Hindi na nga rin na malaya ni Aba ang oras at nakatulog na pala siya sa may upuan. Nagising na lamang siya nang makarinig siya ng ingay. Muli na namang nag-iskandalo ang mag-asawa pero sa pagkakataon na iyon ay ang lalaki nang nakasuot ng tuxedo ang binabato nila ng mga salita. Lumapit naman siya roon nang marinig niya na lawyer ito ng mga Anderson. Kapag napatunayan na walang kasalanan si Mr. Gabriel Anderson, ay kayo naman ang kakasuhan namin. Magsasagawa kami ng pribadong investigasyon upang alamin ang katotohanan, anang ng lalaki. Pero nagmamadigas pa rin ang mag-asawa at pilit na pinapaamin ang anak nila. Nang binata nga ang ama ng dinadala nito, inawat naman sila ng mga pulis dahil naaabala na ng mga ito ang ibang naroon. Napailing na lamang si Aba sa pagkadismaya sa mga nangyari. Salamat sa paghihintay, anang ng boses sa may likuran niya. Napalingon naman si Aba nang marinig ang boses ni Gabriel. Pinalabas na pala ito ng mga pulis sa selda at tinanggalan na rin ang posas. Ngumiti lamang siya dito bilang tugon sa kasya nito niyaya na lumabas ng presinto. Ang binata na rin ang nagmaneho ng camper van dahil alam nito na pagod na siya. Hindi naman na siya nagreklamo
at nagpahinga na lamang sa kanyang kama. Nalimpungatan si Aba nang tumama ang sikat ng araw sa kanyang mga mata. Mabilis siyang nagbangon nang mapagtanto niya na hindi siya nagising ng tamang oras. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tignan kung anong oras na. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita na pasado alas 9 na ng umaga. Magandang umaga, bati ng binata nang pumasok na ito sa loob ng camper van. Mabilis naman niyang inayos ang sarili. Bakit hindi mo ako ginising? Kamusta ang sight? Napatawa naman sa kanya ang binata na ipinagtataka niya. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Ngunit natigilan na lamang siya nang hawakan ito ang braso niya at hilahin siya palabas. Mas lumalim ang gatla sa kanyang noo nang makita niya ang magandang kapaligiran. Wala sila sa site dahil nasa ibang lugar sila sa tabing dagat. Nakahanda na rin ang portable table at chairs nila na may mga nakahain ng mga pagkain. Alam kong pagod ka at marami kang iniisip, kaya naman dinala kita rito upang makapag-relax. Ang tungkol sa site ay maayos naman sila na gumagawa roon. So don't worry, anang ng binata. Para namang may kung anong humaplo sa puso niya nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na may ganoon palang side ang lalaki. Kaya naman gulat na gulat siya habang nakaupo silang dalawa. Pinagsilbihan din siya nito na nagdagdag pa ng parang kuryente ng bilalakbay sa buong katawan niya. Ikaw ang nagluto? Tanong niya habang pinagmamasta ng mga pagkain sa lamesa. Napatawa naman ang binata. Pinansin mo ba talaga? Siyempre hindi. In-order ko lang yan kanina. Napatawa naman siya. Dahil hanga na sana siya ng lubusan kay Gabriel kung sinabi nitong ito ang nagluto ng pagkain. Hindi tuloy niya maiwasan na mapatawa. Habang kumukuha ng pagkain na nagsimula ng kanilang munting asaran, pagkatapos nilang kumain, ay naglakad sila sa may dalampasigan habang nagkukwentuhan patungkol sa iba't ibang mga bagay. Kapwa nila iniwasan ang usapin sa trabaho at issues na nangyari dahil sa mga oras na yon ay gusto lamang nilang mag-enjoy at magpahinga. Wala silang ibang ginawa buong maghapon kung hindi ang mag-enjoy. Naglaro sila ng pino at maputing buhangin na para bang mga bata. Nagtampisaw sa malinis na dagat, nanood ng sunset, nagkulitan at nagkwentuhan. Sobrang abala nila sa pagiging masaya ay namalaya na lamang nila ang isa't isa na magkatabi na nakaupo sa may dalampasigan habang nasa balikat ni Gabriel ang ulo ni Aba. Pinagmasda nila ang apoy na sila mismo ang nagsindi upang mabawasan ang malamig na simoy ng hangin. Ang simpleng magkatabi lamang na iyon ay naging kakaiba at mas malalim pa hanggang sa nagtama ang oras at pagkakataon na maging ang kanilang mga labi ay naglapat at naging isa. Good morning, Architect Beautiful. Bati ni Gabriel. Abala siya sa pagmamaneho ng magisingang dalaga. Pinati siya nito pabalik, saka ito naligo at nagbihis. Dahil sa kailangan nilang makapunta sa site bago ang oras ng trabaho, ay hindi na siya nakapaghanda pa ng almusal. Naiintindihan naman niyo ng dalaga, kaya naman ito na ang nagluto ng kanilang pagkain. Sinubuan naman siya na parang bata nito upang hindi siya maabala sa pagmamaneho na mas ikinaganda pa ng umaga niya. Ang mga ngiti nila ay nabura na parang bula nang makarating sila sa site. Naitayo na ang pundasyon ng poste ng rest house at marami na rin ang nadagdag roon. Pero sa halip na ang mga manggagawa lamang ang sasalubong sa kanila, ay nagulat na lamang sila nang makita roon ang matandang lalaki na prenteng nakatayo at hinihintay silang dalawa. Pakasalan mo na lamang ang dalagang si Salome. Tutal naman ay matagal ko nang sinabi sa iyo na mag-asawa ka na, di ba? Para tapos na ang problema at makuha mo na ang mana mo. Bungad ng matanda. Natigilan silang dalawa dahil sa tinuran ng chairman. Napayuko na lamang si Aba dahil sa kung anong karot na namumutawi sa kanyang dibdib. Atras na sana siya nang biglang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay na ikinagulat naman niya. Kung meron akong pakakasalan, ay si Aba yon, lolo. Hindi totoo ang paratang ng pamilyang iyon at masisigurado yon ng mga CCTV na kuha sa cafe ng kaibigan ko. May mga nahanap rin na witness ang mga investigator
na may boyfriend ang dalaga na kaklase nito. Anas niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, lalo na nang tumingin sa kanya si Chairman. Napatras siya ng bagya, saka siya nag-iwas ng tingin. Inaamin niya na may nararamdaman siya sa binata, pero masyado pang magulo ang sitwasyon, kaya naman nagdadalawang isip pa siya. Masyado mo nang naaabala si Miss Aba, Gabriel. Hindi na tama yung ginagawa mo. Tunay man o hindi, pakasalan mo na ang dalagang iyon. Anas ng matanda. Umiling si Gabriel, saka ito umarap sa kanya. Napahinga naman siya ng malalim, nang hawakan ito ang magkabilang balikat niya. Hinuhuli rin ito ang paningin niya na mabilis naman niyang inaiwasan. Sabihin mong hindi ka napipilitan, Aba. Pumapayag ka naman na pakasalan ako, hindi ba? Tanong niya, pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan at hindi siya makatugon. Nalilito siya at hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Nasa iyo ang desisyon, Gabriel. Hindi kita tutulungan sa gusto mong iyan. Binigyan lang kita ng pagpipilian upang hindi ka mahirapan. Pakasalan mo ang dalaga para tapos na ang issue at maibalik ang mana mo. O kaya naman, ipilit mo ang gusto mo. Ngunit hindi kita tutulungan. Saad ng chairman. Pagkatapos ay umalis na ang matanda kasama ang mga bodyguards nito sakay ng kanilang magarang mga sasakyan. Iniwasan naman niya ang binata saka siya dumiretso sa loob ng camper van. Hindi niya alam kung paano ito haharapin dahil hindi pa siya sigurado sa isasagot niya rito. Tanghalian na nang lumabas siya ng sasakyan. Break time na rin ng mga manggagawa ngunit hindi niya makita sa paligid si Gabriel. Nagtataka siyang nagtanong sa mga tao doon at kagad namang bumagsak ang kanyang mga balikat nang marinig niyang umalis na ang binata. Halo-halo ang emosyon na naglalaro sa kalooban ni Gabriel. Matapos niyang magpasundo sa kanyang kaibigan, ay dumiretso sila sa presinto upang asikasuhin ang kaso. Pero isa na namang problema ang bumungad sa kanya nang makarating sila roon. Alam niyo bang hindi na makatarungan ang ginagawa niyo? Illegal na ito at pati kayo ay maaari kong kasuhan. Reklamo niya sa mga pulis na kaharap niya. Sinabi ng mga ito na ayaw itaas ng pamilya Maroyo ang kaso sa husgado at gusto lamang daw na areglohin doon sa presinto. Nagpapabayad daw ang ginang ng malaking halaga para raw sa pananahimik ng mga ito. Pinipigilan rin siya ng mga pulis na magsampa ng kaso dahil pinipilit ng mga ito na magbayad na lamang siya o panagutan ng dalaga. Nagreklamo siya sa mga ito ngunit kahit anong pilit niya ay wala pa rin epekto. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang abogado at private investigator. Makalipas naman ng ilang minuto, ay dumating na ang mga ito bitbit ng mga ebidensya na pinakalap niya. Hindi ko ito mapapalagpas, anas niya. Hinayaan niya na magsalita ang kanyang abogado, maging ang kanyang investigador. Nilahad nila lahat ng ebidensya at nilatag ang mga batas na nilabag ng mga ito. Nagsalaysay din siya na kakasuhan niya ang mga ito at iakit sa korte upang managot silang lahat sa batas. Kaunti na lamang at matatapos na ang rest house. Sa tulong ng magagaling na engineer at foreman, ay nasusunod ng mga ito ang gustong disenyo ni Aba para sa bahay bakasyonan. Dalawang araw na rin niyang hindi nakikita ang binata. At sa mga araw na iyon, ay hindi siya pinapatahimik ng kanyang konsensya. Namimiss na rin niya kasi ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na lamang, napuntahan na nga ito. Napag-isipan na niya noong nakaraang gabi kung ano talaga ang sinisigaw ng kanyang puso at iyon ay ang makasama ang binata. Nakasuwag siya sa responsibilidad at natatakot sa sitwasyon. Hinayaan niyang malaig ang negatibong mga emosyon kaysa siya magtiwala sa binata. Hindi mapalagay si Gabriel sa kanyang upuan kaya naman tumayo siya at naglakad-lakad. Pinamugaran na ng kaba ang kanyang dibdib dahil ang araw na iyon ay ang pagharap nila sa korte. Dahil sa mga ebidensya na nakalap nila at sa mga galing niyang mga abogado, ay naitaas nila ang kaso sa hukuman. Magsisimula na tayo, anang ng abogado niya. Tumango siya at sumama rito papasok sa hukuman. Abot langit ang kaba niya nang tumungtong siya sa podium at nanumpa na lahat ng kanyang sasabihin at ilalahad ay pawang mga katotohanan lamang. Pagkatapos, ay naupo siya sa kanyang pwesto kasama ang kanyang abogado.
hinihintay nila ang pamilya Maroyo na hindi pa dumarating. Kalalabas pa lamang ni Aba ng presinto upang humingi ng update patungkol sa kaso ni Gabriel. Mabilis naman siyang naglakad papunta sa camper van nang malaman niya na nasa korte na ang mga ito para sa unang paghahatol. Buo na ang loob niya na harapin ang binata at samahan ito sa laban ito. Nandito pala ang babae ng lalaking bastos, anang ng boses ng babae mula sa may likod niya. Napakunot ng noon ni Aba nang makita ang ginang na nagpa-aresto kay Gabriel. Akala niya ay nasa korte ang mga ito. Kaya naman, bakit ito naroon? Hindi na sana niya ito papansinin at akmang akit na sana sa camper van nang mahawakan siya ng babae sa braso. Napatili naman siya nang bigla na lamang siyang sinabunutan nito. Kasalanan mo kung bakit nabulilyaso ang maganda naming plano. Kung wala ka sana, ay anak ko na ang magiging Mrs. Anderson. Sigaw nito. Sandali siyang natigilan dahil sa kanyang narinig. Akala niya ay nagkamali lamang ang mag-asawa sa pag-aakusa kay Gabriel. Dahil ito sa anak nila, hindi niya inakala na talagang sinadya nila yon upang makuha nila ang binata. Napasalampak na lamang siya sa sahig nang itulak siya ng malakas ng babae. Tumawa ito na parang baliw, saka ito sumenya sa direksyon na nasa may likuran niya. Napasigaw na lamang si Aba nang bigla na lamang mayroong sumakal sa kanya mula sa kanyang likuran. At pilitin siyang makatayo. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang kinang at malakas siyang pinagsasampal ng malakas. Kinuha rin ito ang susi ng camper van mula sa kanyang bulsa, saka sila sumakay sa sasakyan. Pakawalan niyo ako! Wala kaming relasyon ni Gabriel! Anang ng dalaga. Ngunit sa halip na pakawalan siya ng mag-asawa, ay ginapos pa siya ng mga ito. Binusalan din ng babae ang kanyang bibig, saka siya sinakmuraan at sinampal ng paulit-ulit. Hindi niya na alam kung ilang beses siyang sinampal at sinuntok sa sikmura dahil nawalan siya ng malay at nagising na lamang siya nang buhusan siya ng isang timbang tubig ng ginang. Kapag wala ka na, wala na ring hadlang sa aming pagyaman, ani nito habang nakangiti. Napahiling na lamang siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya na alam kung nasaan siya dahil kanina pa nagmamaneho ang asawa nito. Puro palayan at malawak na kabukiran lamang ang nakikita niya sa magkabilang parte ng kalsada. Kaya naman binalot na rin siya ng takot. Maya-maya ay huminto ang sasakyan. Kaya naman mas kinain pa siya ng takot at kaba. Lalo na nang buksan ng ginang ang pintuan at lapitan siya ng lalaki. Bumaba sila sa sasakyan at tinulak nila si Aba sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay sinampal-sampal, sinuntok at sinipa siya ng mga ito nang paulit-ulit. Hanggang sa hindi na nga siya makagalaw. Pero hindi pa sila nakontento dahil naglabas pa ng patalimang ginang at walang pag-aalinlangan na sinaksak siya sa may gilid ng tiyan. Napatayo at napabuga ng malalim na hininga si Gabriel nang i-anunsyo ng korte na automatic na sa kanila ang unang hatol dahil hindi sumipot ang kabilang panik. Pagkatapos ay lumabas na sila at kampanting naglakad papunta sa may parking lot. Pero natigilan siya nang makasalubong niya sa salumi. Tapos na ang unang hatol, late ka na, asik niya. Hindi niya na ito pinansin pa at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Pero napahinto na lamang siya nang harangin siya nito na kanyang ipinagtaka. Napailing siya sa kaakmang lilis ng daan upang makalampas nang hawakan ng dalaga ang braso niya. Yung babaeng kasama mo, nahutal na sambit nito. Napakunot ang kanyang noo dahil sa pagkalito. Iniisip niya kung sino ang tinatukoy nito at nang biglang lumabas sa isip niya si Aba ay natigilan na lamang siya. Anong ibig mong sabihin? Anong meron kay Aba? Singal niya. Napailing ang dalaga sa kayto yumuko. Ang mga magulang ko, may gagawin silang masama. Patawad. Pinilit lang nila ako. Mahal ko si Josh, pero ayaw nila dito. Hanggang sa makita nila ang article ng pamilya niyo sa magazine, pasensya na talaga. Nagsimula nang umiyak sa salumi. Samantalang siya naman ay bahagyang natigilan. Kagad naman siyang kumilos at sumakay na sa sasakyan upang tawagan ang dalaga. Pinaharurot niya ang kotse habang ilang beses na kinukontak ang numero ni Aba. Nanaig ang takot sa kanyang dibdib nang walang sumasagot sa kabilang linya.
Aba, please, pick up the phone. Bulong niya. Nagpunta siya sa site upang hanapin ang dalaga. Ngunit hindi niya ito nakita doon, pati na rin ang camper ba nito. Mas lalo siyang nabahala nang malaman niya na umalis daw ang dalaga upang puntahan siya. Kaya naman muli siyang sumakay ng kotse at muling tinawagan ang numero ni Aba. Naampas ni Gabriel ang manibela nang wala talagang sumasagot sa kabilang linya. Hanggang sa maalala niya ang ginawa ng lolo niya sa kanya upang masundan siya nito. Binuksan niya ang isang app. Sa kanya hinanap ang phone location ni Aba. Napanganga naman siya nang makita niya ang lokasyon nito sa labas ng bayan. Mabilis naman niyang minoobra ang manubela at pinaharurot papunta sa kinaroroonan ng dalaga. Kaagad niyang sinugod sa ospital si Aba nang makita niya ito sa tabi ng kalsada na nakahandusay, nakatali at may busol sa bibig. Marami itong pasa at galo sa katawan. Ngunit ang mas nagpabahala sa kanya ay ang dugo ang sugat nito sa tiyan. Hindi naman niya maiwasan na hindi sisihin ang kanyang sarili dahil nadamay pa ang dalaga sa gulo niya. Hinati ni Gabriel ang kanyang oras sa dalaga at sa pag-aasikaso ng bagong kaso na isasampa sa mag-asawang Maroyo. Sa tulong ni Salome ay nagawa nilang maisulong ang kaso sa korte. Tumistigo ang dalaga laban sa mga magulang nito at maging si Josh na boyfriend nito ay tumulong na rin. Hinding-hindi ko mapapalampas ito, asik niya. Mapapalampas sana niya ang panloloko ng mga ito sa kanya, ngunit nang dinamay pa ng mga ito ang dalaga, ay pinangako niya sa kanyang sarili na pananagutin niya ang mga ito. Pinili na nga niyang lumayo upang harapin niya ang mag-isa ang mga problema, ngunit nadamay pa rin ang dalaga. Pakaramdam niya tuloy ay masisiraan na siya ng bait dahil sa mga nangyari. Halos 2 linggo nang nakahiga si Aba sa kama at sa kabutihang palad naman ay nagising na rin ito sa wakas. Nagtataka pa nga siya nang makita niya ang paligid dahil sa pagkakatanda niya ay tinanggap niya na nababawian siya ng buhay. Masakit ang kanyang buong katawan kaya naman hindi siya makakilos ng maayos. Pagkatapos naman siyang i-check ng doktor ay tinulungan siyang makaupo ng nurse. Sinabi rin ng mga ito na si Gabriel ang nagdala sa kanya sa ospital. Gising ka na, anang ng boses ng binata. Napatungo naman siya nang pumasok si Gabriel na may bitbit na isang supot. Kaagad naman siyang dinaluhan ito upang kamustahin. Sinabi naman niya ang lahat ng nangyari na ikinagalit naman ng binata. Don't worry, Aba. Siguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Anas nito. Masaya siya dahil napatibay na ni Gabriel ang kaso para sa mag-asawang Maroyo sa tulong ng anak ng mga ito. Nagboluntaryo rin naman siya na maging testigo upang masigurado na mabigat na paruso talaga ang mapapataw sa mga ito. Hindi naman sila nabigo dahil dininig ng korte ang kanilang panawagan. At tinatulan nga si Mario Maroyo at Susan Maroyo ng halos 3 dekadang pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso. Nakalabas na rin si Aba sa ospital na mas nagpaganda pa ng sitwasyon. At bilang pasasalamat, ay sa simbahan muna sila nagpunta sa unang linggo ng bagong pasok na buwan. Handa ka na ba? Tanong ng binata. Tumango naman siya. Kinakabahan ako pero handa na. Magkahawak kamay silang dalawa na pumasok sa loob ng mansyon ng mga Anderson. Dumiretso sila sa 2nd palapag kung saan naroroon ang opisina ng matanda. 2 buwan nang hindi nila nakikita ang chairman. Kaya naman halos kainin na sila ng kaba at takot, lalo na nang makarating sila sa silid. Isang matalim na mga tingin ang sumalubong sa kanila nang makapasok sila sa loob. Nanatili silang nakatayo sa harapan ng chairman bilang tanda ng paggalang. Gawa na po ang ancestral house at pati na rin po ang rest house. Ito po ang mga papeles, written step-by-step procedure and liquidation of materials and money. Aniya sabay lapag ng 2 folders sa desk ng matanda. Hindi naman tumugon sa kanya ang chairman at hindi rin kinuha ang mga folder na ibinigay niya. Nahugot tuloy ni Aba ang kanyang hininga dahil sa kaba. Tapos na po ang issue. Naresolba ko na po ng mag-isa. Ngayon ay iharap ko na po sa inyo ang babaeng pakakasalan ko. Si Aba Magdalene Dumanguet. Anas naman ni Gabriel. Napahinga naman siya ng malalim dahil sa sobrang intense ng paligid, lalo na nang tumayo ang matanda mula sa pagkakaupo nito at lumapit sa kanila.
Napapitlag siya nang bigla na lamang itong tumawa. May pinagtaka naman nila. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos para sa kasal, apo. Bigyan niyo kaagad ako ng apo, ha? Pinabati rin kita sa katapangan mo, apo. I am so proud of you. Sad ng chairman. Para silang nabunutan ng malaking tinik sa kanilang mga lalamunan. Nang marinig ang tinura ng matanda. Inimbitahan din sila nito na kumain sa labas bilang selebrasyon na hindi naman nila tinanggihan. Isang pangarap na natupad para kay Abang ikasal sa lalaking mahal niya. Ganon rin naman ang nararamdaman ni Gabriel. Dahil sa unang pagkakataon ay may babaeng nagmahal sa kanya na hindi tumitingin sa pera at yaman ng kanyang pamilya. Talagang mapaglaro ang tadhana. Minsan ang taong kinaiinisan mo ay siya pa palang makakasama mo sa tapat ng altar.